And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming pagpapatuloy, Panginoon, ng aming pag-aaral about Roman Catholic system, Lord. We pray na kayo po'y pala sa amin, Panginoon, na mag-control, Panginoon, ang aking dila, Panginoon, o po ang kayo pong malalhati at katotohanan po lamang ang masabi dito, Lord, at pagkura namin ng aral ito, Lord, both theoretically and practically, Panginoon, paano namin didil ang mga tao, Lord, na biktima, Lord, ng ganito. At even yung mga maling aral, Panginoon, nakita namin kanina umaga, masyadong malalim, Panginoon. No? So, I pray na bigyan akong katalinuhan. Dahil yung mga puso at isipan, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. So, si... May ano tayo kay Andrea ba? Sorry. Andrea? Ha? Okay, tama. Kasi may Andrea na rin kami dito eh. So, wa-warningan lang namin si Andrea kasi ganito eh. Ang topic namin medyo ano ngayon, sensitive. Hindi rin naman eh. Ang mag-baptist, kilala na talaga yan na lahat ng false teaching tinitira. Okay? Wala tayong sinisino. So, kung sakali sana, wag ma-offend si Andrea, ha? Pag na-offend ka, sisihin mo si Sarah. Nice. Dede, katotohanan lang ipag-usapan natin, okay? So, karamihan naman tayo mga Pilipino, Katoliko tayo, nag-umpisa, di ba? Pero, dati rin kaming Catholic, so, na-share sa akin yung mga bagay nito, hindi nga lahat, pero paano lang, pauntay, paunti-unti lang. So, yung mag-usapan dyan, bakit yung Catholic may idol ganyan. Ako nagpapasalamat ako sa mga ganun, ng mga taong ni-warningan ako at sinel sa akin yung mga bagay na ganito, challenge yung aking pangunawa, saka pananampalataya. Kasi kung hindi, walang matatating tayo, di ba? At napansin ko kahit matalino pala yung tao, pag tinira ka sa ibang klase ng, ano nga, sa ibang bagay, talo ka eh. Hindi ibig sabihin matalino ka, magdidesisyon ka ng tama. Amen? Lalo mga yung people, yung aking naging sinasabi sa inyo, di ba? Hindi ibig sabihin matalino ka, nagiging maayos ang buhay mo, pag-asawa, di ba? Bakit? Kasi iba yung puso mo, iba yung utak mo eh. Okay? So, pag tinira ka ng ganun, or so, yan, sa religion, ganun naman din. Kung lumaki ka na dyan, nasanay ka na dyan, may mga bagay na kahit magaling ka sa math, sa science, eh, talo ka naman sa politika, tsaka talo ka naman sa, yun, spiritual, talo ka pa rin. Okay? So, kaya itong, pag nag-aaral tayo dito, kumpleto tayo. Lahat, inaaral natin. Lahat ng aspeto ng buhay, if you will, no? Kaya, konting ano rin po, konting consideration. Okay? So, right now, ang title ulit nito ay yung series natin is Many False Prophet. Inaaral namin yung lahat ng mga false teaching. Okay? So, familiar naman siguro kayo dun eh. Ang matalino itong magkabibigan na ito eh. So, ako dati, nga, na-share lang sa akin din. Nung sinira sa akin yan, hindi agad ako na gano'n. Hindi naman ako tipong, eh, basta kami, ganito, kayo, ganyan. May mga gano'n. At ang hirap makausap yun. Pero karamihan ng kabataan, hindi naman gano'n. Okay? So, kaya, yun ang pinag-usapan natin ha. Mga false teaching, false churches. At nag-introduction tayo dyan ang last month, August 15. So, ngayon, September 19, ito yung unang installment natin. Ano ba yung sinasabi natin, false prophet na yan? So, number one, yung pinaka. Sa Pilipinas, yung Catholic. Okay? Detali po natin ginag-aaralan. Kaninang umaga, natapos na tayo dun sa ano yung mga major errors ng Catholic. So, siyempre, salvation by works and sacraments. So, yung sabihin, ang katuruan nila, tinuturo nila, ikaw, ang tao ay maliligtas, pupunta sa langit, paano? Kailangan magtrabaho ka, kailangan member ka namin. Okay? Pinakita natin kanina, di ba? There is no salvation outside of the Catholic Church, yung nasabi nila. So, kabaligtaran yun. Hindi naman. Kanina, yung mga nasyara natin, hindi mo naman kailangan magpa-member dito para maligtas. Di ba? Kailangan mo lang manampalataya sa Panginoon kasi alam mo, hindi mo kayang maligtas yung sarili mo.
At ang Panginoon ay siya na pala'y namatay para sa iyo. Ang kaligtasan pala'y isang regalo na nagbayad na ang Panginoong Jesus at kailangan mo lang tanggapin yan. So, maling-mali yung katuruan ng Catholic dyan. So, may ligtas bang Catholic? Meron. Kasi na, na-share natin. Kasi hindi mo kailangan magpa-convert ng religion bago maligtas. Sinong Catholic dito? Ayun. Nag-identify pa yung dalawa. Okay. Okay. Ikaw, si ano? Si Andrea. Ano ka ba? Ha? Okay lang? Ano? Ha? Catholic din. Karamihan naman tayo, di ba? Pero kasi iba yung religion mo, ito yung religion mo. Ibang, karamihan ng Pilipino, pinanganak ka, ganyan ka na eh. Yung mga anak ko, pinanganak sila sa Baptist. Pero, hindi automatic ligtas. So, sineshare natin yan, pag tumanggap sila, eh malamang naman, tatanggap yan. Yun ang maganda pag anak ka na ng Kristiyano. So, buto tayong punta doon kasi, yun ang tuho ng Catholic, mali yun. Okay? Mali na, kung saan kang church, doon ka maliligtas. Hindi ganun. Kaligtasan na hindi mo kailangan magpa-member, kailangan mo lang manapalataya sa Panginoong Jesus. And kaya alam nating mali kasi nagbabaptize sila ng baby. Isa yan sa mga pinag-awayan nila nung ano, ng mga Baptist. Okay? So, at yung Orthodox, pinag-awayan nila yan kasi yung Catholic gusto, sprinkle na lang. Originally, ang mga binabaptize, nilulubog talaga. So, kaya yung Greek Orthodox, ginagawa nila kahit baby, nilulubog nila. Naniniwala ba kayo doon? Sinong di naniniwala doon? Baby, nilulubog. Oh, i-chat nyo ako mamaya, papakita ko sa inyo. Yung link, talagang baby, nilulubog nila. Kasi nga, ang baptism is immersion. Okay? Anyway, yung pangalawa na banggit natin kanina about salvation sa Catholic is mali. Bakit? Indulgence. Nagbinabayaran nila. Nagpapamisa sila, tapos sabi nila, o sige, nasa purgatory yung anak, yung tatay mo, yung sino man namatay na kamag-anak mo, magbigay ka lang na magbigay, pagdadasal natin sila. Kasi nasa purgatory daw sila. Habang nagdadasal daw yung pare, yung alam niyo yung El Filibisterismo, tsaka yung El Fili, tsaka yung Noli Metangere, na nasagi ni, ano yan, ni Rizal yan dun. Okay? So, maling-mali. Kitang-kita mo yung corruption. Babayaran mo yung kaligtasan mo. Pwede ba yun? Labo. So, natapos din tayo kanina. Pakita ko na rin. Para sa mga nandito ngayon na wala kanina, ito yung ating number 2 natin, major error ng Catholic is yung idols. Pag sinabi idols, yung mga imahe. So, alam nyo naman siguro yung pagkapunta ka. Ako, alam ko yan. Kasi nga, yun. Kahit sa balita, nababalita yung Black Nazarene, di ba? Every January, 5 ba yun or 9? 9, okay. Alam dati. So, nagmamatcha sila, di ba? Yung Black Nazarene. Mumupunas-punas dun yung mga tao para daw gumaling, ganyan-ganyan. So, hindi totoo yun. Mga idols yan sa Bible, bawal gumawa. At kaya, pinakita natin dito, hindi ko na i-zoom kasi hindi siya mag-work. Okay. Ito yung Ten Commandments, tunay na Ten Commandments sa Bible. Ito yung Roman Catholic version. Anong pagkakaiba? Una, inalis nila yung thou shalt not make any graven image. Kasi sila gumagawa eh. Catholic, puro imahe, di ba? Eh, siyempre magtatanong naman yung tao, Father, sabi dito, huwag tayong gumawa niyan. Tapos tayo, dami natin, talagang tantad, di ba? Tantad ng Diyos-Diyosa yung kanila. So, inalis nila yan, pinalit nila, hinati nila yung 10 sa do not shall not covet your neighbor's wife and others. Okay? Anong pinagkaiba ng wife sa others? Hindi ko alam. Okay? So, basically, that's wrong. And sila lang meron ganito. Okay? Basically, lahat ng Christian groups ay sumunod naman kahit paano. Kasi nga, hindi naman sila idolater. Okay? So, by the way, gusto ko palang banggitin, no? Hindi ko na banggitin kaninang umaga. Banggitin ko na ngayon. Bakit binasa natin Revelation 17? Bakit ang title natin is Roman Catholicism, the Mother of Harlots? Alam nyo ba yung harlot? Usapang ano muna tayo, sensitive tayo dito, pero real talk din to eh. Hindi yung pwedeng nasa Bible yun, tapos di natin pag-uusapan, di ba? Ano yung harlot? Sige nga. Ako na lang, para sensitive to eh. Alam nyo harlot?
Sa Tagalog, ang tawag dyan, mga pokpok. Ang sama nun. Sa Bible, ang daming ganyan. Huwag nyo lang gagamitin kalokohan, okay? Ah, nakikita natin yun ngayon. So, pasto, wala nang masyadong ganyan ngayon eh. Sino nagsabi sa'yo? Kahit sa church, meron. Kaya lang sinasabi sa inyo, yung suot nyo, ayusin nyo. Bakit? O naalala nyo yung kwento sa si Tamar tsaka si Judah, eh namatay yung asawa ni Judah. Naghahanap kasi lalaki, naghahanap yan ng, di ba, ng babae. So, actually pa, ano ba niya yun? Asawa ng anak niya yun eh. So, ang ginawa ni Tamar, kasi siya ay, basta may kwento sa pamilya nila, hindi, pinangako na magiging asawa niya yung anak na isa, eh, hindi nangyari. Anyway, nag-play the harlot ang tawag, ibig sabihin. Anong dinamit kaya nun? Malamang hindi maayos sa damit. Katulad nung sino mang uso ngayon? Kilala ko pa si yung panahon namin si ano? Si Madonna, eh, panahon ni Daddy 'yun. Si ano? Beyonce. Mga negro na ang ano ngayon eh. Sino pa? So, yun ang ginagaya ng kabataan. So, huwag niyong gagayahin. Man, gusto mo ba ng ganon? Korea naman ngayon, ha? Mga ano. Tataka ka sa Korea, bawal daw sa kanilang pakita to. Pero dito, todo, di ba? May nabasa akong ganun ako. Anyway. Lalo punta doon. Kasi ganun ang harlot. Ibig sabihin, sabi ng mga pastor, kung hindi mo binibenta yan, alisin mo yung price tag. Ay, tindihan nyo. Kasi pag nagbebenta ako ng Bible, lalagyan ko yan ng Bible, 1,000 pesos. Ibenta ka ng kamatis, lagyan mo ng presyo, di ba? Pag nakita mo lang, walang presyo, ibig sabihin nun, hindi yung binibenta. So, yung mga babae daw, paano mo sinabing binibenta mo yung katawan mo? Pinapakita mo, di ba? So, bakit ba tayo napunta doon? Kasi ito, sinasabi ko sa inyo, ito medyo spiritual naman to, ha? So, alam nyo na yung harlot. Okay? So, huwag kayong magdadamit na parang harlot, ha? Or pok-pok. Ito, spiritual siya. Kasi ganito po nangyari dito. May nations, itong Mystery Babylon the Great daw, mother of harlots. So, yung harlot palang matindi na, di ba? Nakakadiri na. Sa mga taong spiritual, nakakadiri yan, ha? Eh, may mother pa sila. Isabi yung pinaka. Pinaka bastos, pinaka loko-loko, pinaka mayaman siya dito, pero diring-diri ang Diyos sa kanya. Later, siya yung parang highlight ng paparusahan ng Diyos. So, pwede ka lang parusahan ng Diyos, nang patayin ka na lang, eh, di ba? Pero ito, bobombahin. Isang oras, ubos. Eh, di ba yun? Eh, ganun siya kayaman. Ubos siya kasi ang Diyos ang gagamitin niya rin yung mga dating kakampi niya ng harlot, no? Okay? So, bakit sinasabi natin Catholic to? Eh, yung medyo mystery. Kaya, yung iba sabi nito, United States daw yan. Kasi yung pinapakitang beast dito, tsaka yung harlot, or yung Babylon, yung beast, ito yung empire. Kasi yung empire, parang yun nga, yung Roman Empire, Greek Empire, ito yung makapangyarihang empire. Pero ang sabi dito, kasi nakaupo yung woman, or yung harlot, or yung Babylon sa beast. So, kaya ako personally, ang interpretation ko dito, mayroong isang elite. Ito yung mga taong naikinabang sa yung empire na to. Empire ng, kung sabi natin US yung beast, kingdom ng US, for example lang. Ito yung I believe, yung mga elite. At I believe, pasok yung Catholic dyan. Bakit? Kasi, alam nyo ba yung Catholic nga, sa Roman yan eh. Kahit yung mga churches nila, puro Roman, ano yan, Roman style architecture. Sa US, ganun din yung capital nila. Ha? Gothic. Kasi hangang-hanga sila, doon sila nag-derive ng kanilang inspiration. Kaya maraming, again, may mga magandang nakuha yung US sa Rome. Pero marami ding paganism. Ibig sabihin, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? So, kaya naniniwala ko itong yung Mother of Harlots, yung Babylon, ay
pasok yung Catholic dyan. Kasi I believe nasa kanila lahat ng ginto. Nasa kanila, for how many years kasi sa Dark Ages, sila lang yung institution na nanatili. Kasi lahat ng kingdom, nagdabagsakan, nagpapatayang iba, yung Catholic na nanatiling ano sila, buo. Okay? So, ano nangyari nung mga panahon na yun? In-establish nila yung sarili nila. At later, yun nga, yung nung naging center of power, lumipat from Europe to, medyo, ano no, history. Lumipat from Europe to United States, sa palagay nyo, hindi sila lilipat doon? Lilipat din yun. Kaya, ganun po yan. So, yun po, yan yung binasa natin. Ngayon, yung mga pinag-aaral natin ngayon, mga points, again, yung una is yung mga major errors, at yung other errors ay magpapatunay na sila yun. Yung Babylon the Great na later, husga ng Diyos, okay? So, una, mali yung salvation nila. Pangalawa, yung idolatry. Yung binago nila yung Ten Commandments. Pangatlo is Mariolatry. Sabi, sinasamba nila si May. Ay, pastor, mali ka dyan. Di namin sinasamba si Maria. Inaano lang namin. Ginagalang namin. Ako, ginagalang ko rin si Mary, pero punta na natin, no? Mag-shift pala ako sa ano. Pero natapos na natin yun. Pabalik tayo sa so, sa idols. And then, veneration of Mary. May nakalimutan ako doon kay Mary. Okay. Mukhang hindi natin matatapos ito ngayon. Anyway, so nadaan natin kanina umaga yung papacy. Ngayon, mga pare-pare, tinatawag din ang sarili yung father. So, mali rin yun. Nakita natin sa Matthew, saan ba yun? 24 ba yun? 23. Na hindi tayo nagtatawag dapat yung mga religious leader yun, ha? Okay lang tawagin mo yung tatay mo ng father kasi father mo yan, biologically. Pero hindi ginagawang title yun kasi nga, yung iba, ina-under ka nila kasi sila yung tatay. Okay? So, pero ang Catholic ganun, nagpapatawag sila ng tatay. Yung Papa, Santo Papa, kahit kung God, Father din yun. So, sablay na sablay, kabaliktaran. Sinabi ni Jesus, huwag kayong tatawaging tatay yung mga religious leader nyo. Sila, nagpatawag sila ng tatay, Papa, Pope, Holy Father. Nakikita niyo yung kabaliktaran? And then, nakalimutan ko rin dun sa... Naku, maraming ma-offend dito. Bukod sa mapagmalaki ang mga yan, Pasto, naku, baka wala kang kilalang pare. Meron. Ngayon, pastor na, si Pastor Leron. Siya nagsabi sa amin, no, kaya ang dami nalaman ng mga Baptist, eh. Dayo. Tama naman. Okay. So, bawal ba mag-asawa ang mga religious leader? Baka hindi nyo alam, si Mamean, asawa ko yan. Ito yung anak namin. Isa. So, masama ba yun? Nagbe-preach ka, dapat wala kang asawa. Meron ba sa Bible nun? Si Pedro may asawa. Lahat ng ibang lingkod ng Diyos sa Bible may asawa except si Barnabas and si Paul. So, karamihan may asawa. Wala kasi. Naalala ko pa ito sa conception. Diyan kami nag-church dati. Sabi naman ng pare, eh, gusto nyo mag-asawa rin kami. Yan ang nga lang mapagmamalaki namin, eh. Kami walang asawa. Lahat sila may asawa. Tama ba yun? Napakita ko sa inyo yung baliktad na naman yun. Ito yung sabi, masasapul din natin yung isa dito, okay? Ano ba yun? Ito yung sinabi ni Paul kay Timothy.
na okay, ito sabi. So, may mga tao daw na nagtuturo ng mali. Sabi niya, now the Spirit expressly speaketh expressly that in the latter times, ibig sabihin sa mga end times, some shall depart from the faith, giving heed. Yung some dyan, yung faith is Christianity. Pag sinabing aalis sila, depart from the faith, ano yung sabihin nun? Ito yung tinuturo ng Panginoon, aalis sila dun. So, ibig sabihin, mga false teaching yan, false teacher. Giving heed to seducing spirit. Pag sinabing giving heed, ibig sabihin, sumusunod sila dun sa mga pag sinisiduce. Alam yung sinisiduce? Positive ba yun, sinisiduce? Uy, tutoksuhin ka, kung ano man yan. Pag sinabi si Diyos, hindi yun positive. Negative yun. And doctrines of devils. Mga katuluan ng demonyo. Positive ba yun? Hindi. Siyempre, negative yun, di ba? Speaking lies in hypocrisy. So, may mga tao daw, sinungaling, nagkasisinungaling, as ang hypocrisy, kasinungalingan din yun. Ibig sabihin, hypocrisy, pinapalabas, ito yung sinasabi mo, pero yung totoo, iba. Okay? Having their conscience seared with a hot iron, mga reprobate, alam niyo, reprobate, yung mga taong wala nang pag-asa maligtas. Kasi yung konsensya nila, nagsasabi sa kanila na tama, mali, ano seared with a hot iron, ibig sabihin, ano na, prinito na, or ano bang, ano pa dyan? Hindi lang prinito, talagang tostado na. Pag sinabing seared, talagang sinunog. Okay? So, ano daw yung, paano malalaman itong mga to? May mga binigay siyang bagay, no? Na malalaman mo, itong mga to, ito yung mga sinasabi ko sa inyo, mga hypocrite to. Ayan, sabi niya, forbidding to marry. Sa Tagalog, hindi nila pinahihintulutan yung ibang tao na magpakasal, na mag-asawa. Ang tatanong mo lang sa sarili nyo, sino namang gagawa nun? Eh, normal yun, lalaki, babae, di ba? Paano magkakaanak kung lalaki sa lalaki? Baliw yun. Sa atin, hindi welcome yun. Bakla tomboy, hindi pwede dito sa church. Kasi nga, sobrang karumal-dumal yun sa Diyos. Anyway, so, yung isa pa daw, commanding to abstain from meats. So, meron ba kayong kilalang tao na, uy, bawal yan, ha? Bawal kumain ng ganito. Sino yung mga nagbabawal ng ganyan? Katolik ko rin, di ba? Pag Friday, bawal daw ang ganyan. Pag Biyernes Santo. Kaya yung mga Baptist, nagpiesta pag Biyernes Santo. Hindi lang Baptist. So, kasi, sinasabi dyan, wala namang pinagbabawal ang Diyos sa New Testament na kainin. Alam nyo ba yun? So, ganun din kaya yung sakul na yung mga iglesia dyan, yung mga Adventist, sakul na rin yung mga... Again, sabi nga sa inyo, mga Hudyo, mga Judaism. Sapul-sapul sila dyan. Pero pansinin nyo again yung forbidding to marry. Amen? Walang dahilan na matino na bawal ka mag-asawa. Si Paul, sinuggest niya yun sa ibang mga, alam mo na, hindi, alam mo na, yung iba matanda na, hindi nakapag-asawa. Or, namatay na yung asawa mo. Hindi na, pwede pa rin na hindi pa rin bawal, pero sabi niya, eh, mas maganda maglingkod ka na lang sa Diyos, parang ako. Kasi sabi ni Paul, hindi, kasi sabi dito, ano yan eh, sign niya ng sa end times na masamang mga demonyo, basically. Okay? So, balik tayo ngayon dito sa Katoliko. Pinagbabawal ba nila na magpakasal yung mga pare nila? Yun exactly yung ginawa nila. So, ngayon, may mga Pilipinong naisip nila, eh, si Pedro may asawa, di mag-asawa rin tayo. Ang tawag dun yung mga aglipay. Diyan galing si Pastor Lito. Okay? So, pero, parang Catholic pa rin yun. Anyway, tapos na tayo doon, mga pare, mali yan. At, kung lalaki ka, pagbabawalan kang magpa-asawa, anong gagawin mo? Eh, yung katawan mo, gusto yan, di ba? Normal yan. Kaya nga sinabi rin ni Paul, kung di mo kayang, alam mo na, gusto mo ng babae kasi lalaki ka, normal naman yun, mag-asawa ka na. Ito mga to, pinagbawalan sila, anong gagawin mo? Kaya ito, sasabihin ko sa inyo, ayun ang magsabi kung mag-isin naman o hindi. Pero I'm sure, narinig nyo rin to, marami sa mga pare bakla. Narinig nyo na ba yan? Hindi pa. Nagulat si Andrea. Marami yan.
Kasi nga, sa kanila, okay lang yun eh. Okay? Pero, yun nga, medyo sensitive doon. No? Pero sabi nila, maraming bakla, anong ginagawa niyan? Sabi nila to, ha? May ano dyan. No? Kung duda kayo, i-chat nyo lang ako. Papakita ko sa inyo lahat ng ano. Hindi ko nahanda eh. Lahat ng documentary. Kaya sinabi rin ni Duterte yan eh. Alam niyo yung sinabi ni Duterte. Oh, natuwa ako kay Duterte dahil lang doon. Sa ibang bagay, di ako natuwa kay Duterte ha. Pero sinabi niya yun. Hindi pwede sabihin natin mga Pilipino, walang nagsabi sa atin yan. Amen? So yun, mga bakla nga raw, yung karamihan. Yung feeling ko, lahat eh. Hindi naman. Hindi lahat ng reprobate bakla, pero maraming pare bakla. Maraming anak sa labas naman iba, okay? So kaya yung isang points natin mamaya, immorality and corruption. Pero anyway, yeah, so yun na yun. Sabi ko na, so babalik pa ba kayo dito? Hindi namin kayo sinabing kayo yun. Hindi naman kayo yun, di ba? Biktima lang tayo mga Pilipino niyan. Amen? Kaya nga dapat sa halip na tayo magaling kay Pastor, sinasabi ko yung totoo, magpasalamat lalo kayo, yung mga anak-anak natin, kung pwede lang tayo umalis dyan, salamat sa Panginoon, sa Pilipinas, kahit paano, mayroon pa tayong kalayaan, mamili. Kung nasa Indonesia ka, Muslim ka, alam nyo ba yun? Saudi. Kasi sobrang tiwala nila sa aral nila, pinagbabawalan ka nila mag-isip. Baliktaran yun. Okay? Hindi sila tiwala sa kanilang ano, religion. Kaya pinipilit nila yung kanilang mga tao. Okay? Okay na yan. So, nuns, bakit may mga mali ito? Kasi dapat wala ito sa major. Pero nalagay ko sa major, banggitin ko na lang, yung nuns. So, dahil may mga pare, anong equivalent ng mga babae naman ay mga madre. Sino gusto mag-madre dito? Laging ginagawang kalok. Katatawanan yun, di ba? Pag na, alam mo na, nabigo ka sa pag-ibig, mag-madre ka na lang. Katatakot. Nasa Bible pa yung madre. Yung pare nga, wala din eh. Priest, yung priest andun. Pero nakita na natin, pinag-adala ko na matagal na kayo dito. Ibang ginagawa ng priest sa Old Testament. Yun ay nag-offer ng mga sacrifices. Ilapit yung tao sa Diyos. At ang Diyos sa tao. So ngayon, ang ginagawa natin, sino yung mga priest ngayon? Yung mga soul winner. Mga Kristiyano. So, wala yan sa Bible, yung nuns, yung convent. Diba sacerdote sa Tagalog. Okay? Nagkakaano tayo dyan eh. Anyway, ito, dito tayo magtatagal. Alam nyo ba na ang Catholic Bible is iba sa Bible ng iba? Kanina nakita na natin, di ba? Lahat ng version ng Bible, ng Ten Commandments, sampu lang. At andun yung thou shalt not make unto thee any graven image. Sa Catholic lang yung inalis yun at pinalitan. Ngayon, sa Bible, alam nyo ba sila lang din yung may Bible na apokrypha na tinatawag. Dinagdagan nila. Naggaling kung saan-saan yun, inalis daw natin, pero actually, wala talaga yun doon. Dinagdag nila. Okay, hindi ko na ano yan ha, pero kasi importante yan. Kaya sabi ko kanina, galit tayo sa false teacher, galit din tayo sa binabago yung salita ng Diyos. Kasi na importante yung salita ng Diyos. Sinabi dito, ano yung mabuti, yung masama. So, ito yung susundin natin sa buhay natin. Ipapasa natin sa mga anak-apo natin. Tapos babaguhin. So, kaya galit ang Diyos doon. According sa Bible, pansinin natin ha. Ito na lang yung verse natin dito. So, ito yung sabi sa Bible. For I testify unto every man that heareth the word of this prophecy of this book, if any man shall add unto these things, pag nagdagdag ka sa Bible, God shall add unto him the plagues that are written in this book. So may mga sumpa kasi dito sa Bible, di ba? Especially sa Revelation. Pag dinagdagan mo yung Bible, binabago mo yung salita ng Diyos, maraming maluloko yan. Galit ang Diyos dun. Tama ba? Kahit ikaw eh, kunwari, may sinabi ako, oh, ito 'yung sabihin mo kay Andrea. Sabihin mo ano kaya? Sabihin mo hindi ako naniniwala sa virus sa COVID na 'yan.
Di, tapos sinabi ni Stephen, Andrea, sabi ni Pastor, di daw siya naiiniwala na sa lahat ng doktor. Tama ba yun? May nabago, di ba? So, sasabihin ko, sabi ni, ba't si Andrea galit sa akin? Hindi ko daw naniniwala sa lahat ng doktor eh. Hindi ko naman sinabi yun. So, dahil doon sa iniba yung salita ko, mapapahamak ako, di ba? O yung relationship. So, ang Diyos lalo, hindi niya gustong mabago yung salita niya. Hindi niya gustong dagdagan, at hindi niya gustong mabawasan. Sabi niya dito, if any man shall take away the words of the book of this prophecy, God shall take away the part of his part out of the book of life. Ano yung book of life? Yung nasa book of life, sila yung pupunta sa langit. Pag inalis ngayon yung pangalan mo sa book of life, saan ka? Sa impyerno ka. Tindihan nyo yun? Pag binaboy mo yung Bible, dinagdagan mo, dadagdagan ka niya ng purse. Pag binawasan mo, so basically, ibig sabihin ito, pag binago mo yung Bible, di ka na maliligtas. Gusto mo yun? Ibang klaseng kasalanan, ibang level ng kasalanan yun pag binago mo yung Bible. At ginawa ba ng Katoliko yun? Ngayon, sinabi natin ngayon, apokrypha. At alam nyo ba, itong ginagamit natin King James, ito lang ang hindi nire-recommenda ng Catholic. I-research nyo yan, totoo yun. Lahat ng version ng Bible, wala siyang pakialam, i-recommend nila yan. Tanongin mo, nire-recommend ba ASV? Okay lang. King James, naku, huwag yan. Huwag yan, kasi totoo yan eh. Oh, kala ko dati nagbibiro yung mga pastor, tingnan nyo. Galit sila sa King James. Kasi ito lang yung mag-expose sa kanila. Okay? So, tapos na tayo doon. Tapos na tayo sa false Bible at apocrypha ngayon. Doon tayo sa Inquisition. Di natin talaga matatapos to next time na lang ulit. Baka next week. Okay? So, dito tayo sa last. Okay, kita nyo, no? Pakita ko sa inyo, anong ginawa ng Catholic sa Pilipinas? Again, kung nabasa niyo po yung Wikipedia. Anong ginawa sa mga Pilipino? Tinuruan tayo ng Christianity. Ganun ba ginawa sa atin? Tinuruan din tayo. Kaso, maling klase ng Christianity. Yan sinasabi nga sa inyo. At, ginawa sa atin po, hindi tayo tinuruan, tapos natuto tayo. Ang ginawa sa atin, sinakop muna tayo. Okay? Tandaan niya sa mga history books nyo rin. Sinakop tayo, pinahirapan tayo, saka tayo tinuruan ng Christianity, na version nila ng Christianity. Catholicism. Tama ba yun? Sino dito ang gusto ko na? Nag-soul winning kami, di ba? Gusto ko lahat kayo maging Baptist. O sige, Google Pay namin kayo kung sino yung ano, ha? O di, ano na ngayon, iba, oh. Suko na po kami, suko. Sige, ngayon, tuturuan kayo ng Bible. Tama ba? Para maging Baptist kayo. Tama ba yun, Andrea? Siyempre, hindi, di ba? Ba't ako maniniwala sa'yo na gusto mong mapabuti ako, kung bago mo ako turuan, ginulpi mo muna ako, pinatay mo yung mga kamag-anak ako, di ba? So, ganun ang ginawa sa atin ng mga Kastila. Hindi yan ang dialogisyon ng maling. Hindi nga nila may tatago yan eh. Ngayon, ba't sinabi yun? Hindi lang sa Pilipinas nila ginawa yun, amen? Sa mga places na makapangyarihan ng Catholic, may tinatawag silang Inquisition na tinatawag. Again, isang party lang to nung dark ano nila. Ito lang yung time na makapangyarihan pa sila. For example, sa Spain. Ito, dun sumigat to sa Spain. Alam niyo, Spain? Yung nagdala sa atin ng Catholic, di ba? Spain? Familiar? Okay. So, ginawa nila doon ganito. Basahin ko na lang sa inyo. Kaya pinakita ko lang sa inyo, hanapin nyo lang sarili nyo. Pero ito yung pinaka-basic definition niya. Sabi nyo, in historical ecclesiastical terminology, also referred to as the Holy Inquisition. Uy, banal na banal siguro to kasi Holy Inquisition eh. So, pero ano ba to? Was a group of institutions within the Catholic Church whose aim was to combat heresy. Ang ganda naman. Kasi, alam tayo, di ba, kinakalaban natin yung mga maling turo. Tama yun.
Ang problema, yan. So, yung mga hindi daw sumusunod sa kanila, ano ginagawa? May mga korte yan. Ginagawa sa kanila, ine-execute sila, yan o. Which generally resulted to execution or life sentence. Hindi ka naniniwala sa amin. Papatayin kita. Yun ang ibig sabihin ng execution. Hindi nyo alam. Okay? Sinong gusto ng ganun? Ayun, gusto alwinin kami dyan. Naniniwala ka ba dito? Hindi. Pugot. I-research nyo po yan actually. Hindi lang basta yung pinapatay. Yun ang masaklab dito eh. Kung patayin mo na lang, okay-okay pa eh. Ang ginagawa nila, tinotorture. Alam niyo yung torture? Yung mga kabataan ngayon, hindi na alam yan eh. Naririnig lang natin ginagawa, joke. Pero pag sinabing torture, nakita natin yung mga, mahaba to pero, Inquisition. Torture. Devices, yan. Boom. Ayan, nakita nyo ba yan? So, para paaminin nila at para takutin nila. Okay, tatakutin nila yung mga tao. Sige. Pag hindi ka naging Catholic, papatayin ka namin. Hindi ka basta papatayin, to-torturing ka namin. So, anong ginamit nila? Ito. Napakarami ito. Ano po ito sa history? Hindi po ito peke, ha? Nag-sorry si inaalala ko, si John Paul II, nag-sorry po siya, mayroon siyang public statement na sinabi niya, pasensya na po kayo kasi mga loko-loko yung nauna sa amin. Yan po yung ginagawa, nakita niyo to? So, dilalagay sa will, tapos pinapaigot yung will. Yung iba dito, syempre, yung alam niyo na yung pinupugutan. Mas okay na yung pinupugutan eh. Itong kilala ko ito, nasa gitna, ang tawag dyan, Iron Maiden. Alam mo ginagawa dyan, pinapasok ka dun sa parang hugistaon na parang kabaong. Tapos, sisilaban yun. Ano mangyari sa'yo? Tapos may mga patulis-tulis. Ano? Ayun, Catholic ka na, hindi. Hindi! O, sige na, sige na! Kaysa naman, mamatay ka doon, di ba? Ito, ginigilitan to. Ito. Nako, censored. Buti, hindi nyo nakita. Ano, nakita nyo ba? Sama, di ba? Ito naman, marami sa kanila sinusunog. Yung iba, nilalagari. Bait, di ba? Gusto ko nang maging Catholic. Maniwala kayo, hindi ko naiisa-isa yun. Ito yung sinasabing Iron Maiden na yan. No? Hindi ko naiisa-isa yun to. Baka magkaroon kayo ng bangungot. Mga bata. Okay? Baka bangungotin pa kayo eh. So, inano lang natin. Pastor, totoo ba yan? I-research nyo rin. Amen? Kaya nga, libre na yung information sa labas. Okay? Sinong galit sa akin? So, i-share ko na lang sa inyo, kasi hindi natin matapos talaga to. At least na-cover natin yung importante. Again, yung salvation, mali sila. At pagkaligtasan yan, importante yan. Pag hindi ka naligtas, sinong gusto sa impyerno? Wala naman eh. So, malaking kasalanan yun sa sanlibutan, sa lahat ng tao, na maliin mo yung kaligtasan ng Panginoon na pwede namang makamta ng karamihan, tapos mamaliin mo. Amen? Amen. So, who love the Catholic? Again, hindi kayo yun, ha? Yung leadership. Pero kung minahal nyo pa rin yan, pinakita ko na yung totoo sa inyo, wala na magagawa. So, idolatry, sinabi ng Diyos, galit siya sa idolatry, ginawa pa rin nila. Ten Commandments, binago pa. Sinasamba si Maria, sinasamba yung kanilang Santo Papa, hindi raw nagkakamali, pati yung mga father nila, maraming bakla dyan,
pinagbabawalan sila mag-asawa, mali yun, kabaliktaran yun ng totoo, inuutos ng Diyos. Marami silang false Bible. Okay? Kalaban ng Diyos yan. And then, yung Inquisition. At kung hindi kayo naniniwala doon, kaya maganda yung No Limit Anger eh, kahit paano ha, si Rizal. Okay, mga taga Rizal! Yes! O, kahit paano, natulungan tayo niyan. Ni Rizal at talagang yung sinulat niya, basahin nyo rin. Para malaman nyo kung ano yung gusto niyang ipahiwating sa ating mga Pilipino. Amen? Amen. So dapat actually mga Pilipino, dapat tayo, galit na tayo dyan eh. Pero yun nga, may style din sila kung paano sila manatili. Kasi talaga lang may religious freedom dito. Eh syempre, kasama sila dun. Diba? Pero actually, hindi nga rin. Kung matalino lang ang tao, matalino lang Pilipino, anong gagawin natin? Yan yung religion na nagpahirap sa atin, masama ba na policy natin yan? Kung matalino tayo, diba? Yung US ngayon, nagsisisi na sila, tsaka yung marami sa Europe, tapos na tayo sa Canada. Sa Europe, nagsisisi na sila kasi may religious freedom din sila. Pinapasok nila yung mga Muslim. Ang problema, sobra-sobra yung tolerance sila sa mga Muslim. Ngayon, yung mga Muslim, sila na yung mga malakas ang loob dun. E samantalang sa mga bansang Muslim, ano, yung mga Kristiyano, bawal. Kung meron ding religious freedom, pero nasa papel lang yun. Pag doon ka, talagang tapos ka. Amen? Amen. So, sana may natutunan tayo ngayon. Again, ito ay open sa inyong interpretation, open sa inyong pag-aaral, kaya nasa YouTube tayo, nasa Facebook. Okay, chat nyo kung sa palagay nyo mali yun. Para, yun, ang inaasahan naman natin mananatili dito yung mga gusto sa katotohanan. Yung ayaw, mas importante sa inyo yung sabihin ng kusino. Lahat ng kaibigan kong Catholic, hindi mo rin alam yan. Okay? Mas maganda na alamin mo yung totoo. Okay, sige. Tapos na muna tayo. Para hindi masyadong gabihin si Andrea. May share pa siya ni Sister Jamie. Okay, let's pray. Tabayan na natin yung part 3. Let's pray. Lord, maraming salamat sa katapos naming pag-aaral yung salita, Panginoon, na medyo nagtutok lang kami sa isang grupo, Panginoon, ng false teaching, Lord, false church. We pray na natunan ang bawat isa. Kung naprovoke naman kami, Lord, maprovoke kami na mag-aaral lalo. At tingnan namin sa inyong salita kung anong klase ba mga tao itong mga ganito ang practice, ganito ang katuluan. Sila po ba ay sa inyo o sila po ay kalaban nyo? So I pray na sample na namin ang Mother of Harlots, Panginoon, mga Catholic, Roman Catholic, Panginoon. We pray na sila po ihusgaan nyo rin as early as possible, but yung kalooban, sila ay sample nyo in the long run, in the end times, Panginoon, kayo po matupad. But ang panalangin namin, Panginoon, marami kami makuha, maalis, Panginoon, doon sa ganitong kasing wicked religion. I pray na ngayon pong tulungan niyo po kami, hindi madali. Ba't kadulad yung ginawa niyo sa amin, Panginoon? Yung katotohanan na may tataas sa kalagitnaan, Panginoon. Wala pong imposible. I pray na kayo po'y nag-ingat sa amin, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo po malalati. In Jesus' name.